Magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga nakaharap sa pader ay sabihin nyo, pader lang yan. Di ba? So tayo po ay nasa huli. Yan, nasa huling sa 36 tayo. Ito po yung pinakahuli, no? The last encounter sa Panginoon kung saan ang Panginoon ay nagpagaling. Pagka binasa niyo po 'yan sa Matthew, yung event na 'yan, dalawa ang bulag. Pag binasa niyo sa Luke, isa ang bulag. No? Oo. Wala namang pinagkaiba doon. Ang ibig sabihin lang, doon sa Luke ay ang pinag-uusapan yung maingay na bulag. At yun ang pag-uusapan natin, yung maingay na bulag. Amen, Baron. Sino sa inyo ang maingay dyan? Okay. Praise the Lord. Salamat sa panalangin. Salamat sa pag-lead sa praise and worship. We thank God, no? When there are barriers, alam niyo, marami naman talagang marami ang barriers sa atin o yung mga bagay na pumipigil at pipigil sa atin. Lalo na pag tayo po yung mananampalataya, marami ang maaring pumigil sa atin. Maging ang paglapit natin sa Panginoon, marami ang pipigil sa atin. Minsan nga, tayo pa ang pumipigil sa sarili natin. Ano? So, ngayon, makita natin ito si Bartimaeus. Ang Luke 18 po, yan po yung pinakahuling chapter ni Luke na kung saan ay nagpagaling ang Panginoon. No? Pagkatapos na yon, puro teaching na. At doon naman sa last week, ang pinagtinignan natin yung pinakahuling himala na sinulat ni John, no, yung raising ni Lazarus, no? Dalawa yung opinion diyan, yung isa ay pinakahuli ay si Lazarus at ang iba naman ang sabi ay si Luke, dahil si Luke ay on the way na si Jesus Christ doon sa Jerusalem at si Jesus ay nasa Bethany pa lang noon sa kay Lazarus, no? So kung ano, parehas lang din 'yon, no? Sa Luke ang huli ay si Bartimaeus, sa John ay si Lazarus. Okay, tingnan ho natin yung outline of Luke 18. Doon sa outline of Luke 18, doon sa verse 1 to 8, doon pinakita ni Jesus Christ, alam niyo yung nagmakaawa na nanay, 'di ba? So doon sinabi ni Jesus Christ na kaya niya kinuwento 'yon para turuan ng kanyang mga alagad to always pray and don't give up, no? Pray and not give up. No, na tayo'y manalangin at hindi manghinawa. Maraming pagkakataon na maari tayong panghinaan ng loob, lalo na kung ang panalangin natin ay antagal. No? Halimbawa, nananalangin na tayo ng isang linggo, talagang panghihinaan ka ng loob niyon. Eh, paano pag isang taon mo nang pinapanalangin? Paano pag dalawang taon? Paano pag 20 years ka nang nananalangin? Parang malabo na. Pero merong ganun, di ba? Ilang taon ang pangako na anak kay Abraham. Di ba? Tagal, di ba? Pero ang ating Panginoon ay nagsasabi sa atin, pray and not give up. Tapos sabi rin doon, kung tayo ay lalapit sa Panginoon, lalapit tayo ng may pagpapakumbaba. We must come humbly before God. And then, paano raw tatanggapin ang kaharian ng Diyos? We must receive it like a child. No? Tapos, doon sa 18 to 27, makita natin doon yung the rich young ruler. Di ba yung rich young ruler, nung lumapit siya kay Jesus Christ, sinabi niya yung mga nagawa niya, yung accomplishment niya, yung kanyang social status, kung gaano siya kabait, kung gaano niya na-fulfill yung commandments. Di ba? Parang, wow!
ano ka na, perfecto ka na, brad, di ba? Sabi, natatandaan niyo yung rich young ruler? Ang dami niyang pinagkakatiwalaan niya yung galing niya, yung kanyang position, yung kanyang performance. At ang sabi pa niya, ano pa ang kulang kong gawin, Panginoon? Nagawa ko na, ang dami ko na nagawa, ah. Eh, ang kailangan lang naman talaga pag para tayo ay maligtas ay magtiwala sa Panginoon. Kaya ang tinuturo dito is trust God for our salvation, not our performance, not our richness, not our goodness, kundi magtiwala ka sa magagawa ng Panginoon, no? Okay, panghuli is the blessing of following Jesus. Nung malaman 'yon nila Peter, sabi nila Peter, eh paano naman kami, Panginoon? Diba? Sabi ni Peter, we left our houses. Diba? We left our family. Oh. Ano, paano naman kami? Sino ang maliligtas, Panginoon? Sabi ni Jesus Christ, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Diba? What is impossible to man is possible to God. Yun yung pinag-uusapan dito. And then yung blessing yon, ang nag-iwan ng isang bahay ay magkakaroon ng mga 100 bahay. Ano po? Tama ho ba yun? Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, may iwanan ka man, no? May iwanan kang bahay. Magkakaroon ka ng mga 100 bahay. O may iwanan kang mga tao, pero mapapalitan nyo ng maraming tao. Pag naglingkod ka sa Panginoon, walang sakripisyo tayong ipagkakaloob sa Panginoon na hindi niya kayang ibigay ng 100 beses. No, lagi ho natin titignan yun. Wala ho tayong lugi pag tayo po ay sumusunod sa Panginoon. No, maaring tumingin tayo, no, at pag tinignan natin, naku, ang Panginoon ang kayang mag-supply ng lahat ng ating mga pangangailangan. Parang kayo lang, di ba? Nung pumunta kayo sa Taiwan, isang luggage lang dala nyo. Ngayon, tignan ninyo yung room ninyo. Parang ang daming nakalagay, di ba? Nakailang bagahe na kayo, hindi pa rin naubos. Di ba? Nakailang balikbayan box na kayo. Eh, nung pumunta kayo rito, isang bag lang yung dala nyo. Tama ba yun? Di ba? Oo. No? Eh, kung yun ay ganoon sa natural, ganoon din sa spiritual. Walang sakripisyo na ipinagkakaloob natin sa Panginoon na hindi niya tatapatan ng pagpapala. No? And then, panghuli, in the persistent blind man. So, yun yung outline ng Luke 18. Kaya ko ito ibinigay kasi yung nangyari dito sa mama na ito, merong kaugnayan dyan, may kaugnayan dito, may kaugnayan dito, may kaugnayan dyan. At kung paano siya nag-follow kay Jesus Christ. So, unti-untiin natin, no? Okay. Tingnan ho natin the contrast between the rich young ruler and the blind man. Sa yung the young ruler became eternally poor when he left Jesus. 'Di ba? The young ruler left Jesus. Kasi sabi niya ano sabi ni Jesus Christ? O edi pagbili mo yung yaman mo, pamigay mo sa ano, sa mahirap. Kasi ang hinahanap niya ay ano? Ano ang gagawin ko? No, ano pa, Panginoon? Now, let us always remember, hindi masama ang magkaroon ng yaman. At hindi yaman ang makakapagligtas sa iyo. Si Abraham, na si Jacob, di ba lahat sila ay may kakayanan? May kita ho natin, di ba? Pero sila ho lahat ay naligtas dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Okay. No, hindi ho masama ang maging mayaman, nawa maging mayaman kayong lahat, no? At mayaman naman kayo sa Panginoon, at mayaman din kayo nawa sa physical, no? Wala hong masama roon. Okay. The young ruler became eternally poor, the blind man became eternally rich. Bakit ho? Kasi tinanggap niya yung Panginoon. At pag tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, ang sabi ng salita ng Diyos, you will be seated in the right hand of God, di ba? Sabi doon sa Ephesians chapter 2. May kita ho natin doon, no? So, nakaupo tayong kasama ni Kristo. So,
tayo po ay naging tagapagmana kasama ni Kristo. So tayo po ay eternally rich. Okay, second, the young ruler boasted about his achievement. No, ang dami kong nagawa. Nasunod ko lahat ng kautusan. Parang sinasabi niya, Panginoon, perfecto na ako. May kulang pa ba? Di ba? Ganun ang lapit niya sa Panginoon, di ba? Talagang talo pa niya si yung electric fan, di ba? Talagang grabe yung hangin nito. Grabe talaga. Talagang lumapit siya sa Panginoon eh. Parang wala siyang kakulangan. Pero the blind man asked for mercy. Humingi yung blind man ng mercy. No, awa ang hinihingi. Ito naman yabang. No, so the young ruler failed to trust Jesus and went away sad. Pero yung blind man believe and follow Jesus. So, yun po no, yun yung contrast between the rich young ruler and the blind man doon sa chapter 18. Okay. Tingnan naman natin yung mga barriers nitong blind man. Unlike nung young ruler talagang dumiretso kagad kay Jesus Christ. Parang wala siyang barrier. 'Di ba? Diretso kagad siya eh. Bakit? May kaya siya. Ruler siya, religious leader. Okay, so diretso kay Jesus. Ang problema lang nga niya, yung kailangan niya ay hindi niya nakita. Napakalapit niya niya, pero hindi niya makita na lahat ng pag-aari niya ay hindi niya kailangan para makapunta sa langit. Ang kailangan niya ay yung kausap niya. Dahil lahat ng pagmamay-ari niya, may iwan naman sa lupa. Yaman, katungkulan. Di ba? Lahat yung may iwan sa lupa eh. Ang kailangan mo ay sino? Si Jesus. Si Jesus na yung kaharap niya, na-miss pa niya. May pwede pala nating ma-miss yung pinakamahalaga kaharap na natin. Di ba? Minsan ganun din, di ba? Kahit sa mga kaharap mo na pala lagi, tapos hindi, no? Ang layo pa ng tinitignan mo, no? Boom! Di ba? Pwede kasing ganun eh, di ba? Hanap ka pa ng hanap, nariyan na lang pala. Di ba mga ganun? Oo. Yung rich young ruler, kaharap niya na si Jesus Christ. Wala pa rin, no? Wala pa rin. Okay, tingnan ho natin. Yung blind man's barrier, no? Yung una, yung crowd. Ang daming crowd. Tapos, alam naman natin na ang bulag, ang pinaka sensor niya ay yung kanyang tenga. At dahil maraming crowd, dahil malaki yung crowd, maingay. Di ba? Paano niya malalaman na kung nasaan si Jesus? So ang una niyang barrier ay yung dami ng tao. Alam niyo po, pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, minsan barrier pagka maraming tao eh, di ba? Pero barrier nga ba talaga? Maari namang hindi, di ba? Okay. Bakit to? Kasi mismo yung crowd na yon ang nagsabi, kaya sila maingay dahil sa ang dumaraan ay ang Panginoong Jesus. Okay. Second barrier niya is his own limitation. His own, yung kanyang barrier ay yung sarili niya mismo. Siya ay beggar, tapos siya pa ay blind. Oo. At nung panahon na yon, parang hindi sila makadiretso sa mga guro. Panahon na yun, hindi ka makadiretso sa mga guro eh. Lalo na pag ikaw ay madumi, hindi ka makadiretso sa mga guro. Kaya kung makikita ninyo, magkaiba yung ruler, yung rich young ruler, diretso ka agad siya kay Jesus. Yung blind man, hindi. No? At minsan talaga, ganun tayo eh. Akala natin, dahil marumi tayo yung buhay natin nakaraan, hindi tayo makadiretso sa Panginoon. Di ba? So, titingnan ho natin yun. No? And then, third, makikita natin, ang pinakamalaki palang barrier nitong mama na ito ay yung people who are close to Jesus. Bakit? Ano yung sabi ng people close to Jesus? They rebuke him and told him to be quiet.
Minsan pala ganun, pagka malapit ka na kay Jesus, pinoprotektahan mo si Jesus, huy, tumahimik ka na yan. Kaya yung tao hindi makalapit, imbis na lalapit na eh. Ano ba yun? Ano bang klaseng pastor yun? Diba? Ganun, di ba? Pastor na lang para wala nang iba. pastor na lang. Ano bang klaseng pastor yun? Nakakatisod naman. Di ba? Pwede ka kasing matisod ng mga tao na malapit kay Jesus dahil ang akala mo, sila ay fully representative ni Jesus Christ. At maaari tayong matisod doon kung sa kanila tayo titingin. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, kanino ka titingin? Kay Jesus. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Diba? So, ano ang gagawin natin when there are barriers? No? When there are barriers, anong gagawin mo? Seek the right information. Tingnan mo, ano ba yung mga impormasyon na hinanap nitong mama na to? No? Kasi yung tamang impormasyon, pag tama ang impormasyon mo, tama ang gagawin mong desisyon. At maaring magiging tama ang iyong solusyon. Kasi pag mali ang impormasyon, maaring mali ang desisyon mo, at maaaring hindi mo matumbok ang tamang solusyon. So, pinaka-importante, yung tamang impormasyon, tingnan natin sa verse 35. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, he asked, what was happening? Diba? So, nagtanong itong mama na ito. Hindi yung masama magtanong. No? Hindi yung masama na i-discern natin ang mga bagay na ibinibigay sa atin. Yung mga bagay na inilalapit sa atin, alamin natin. No? Ang sabi ron, they told him, Jesus of Nazareth is passing by. Napaka-importante ho na alam natin yung ating pinakikinggan at tama yung impormasyon nating naririnig. Ano sabi ko sa Hebrews 2 verse 1? So we must listen very carefully to what? To the truth we have heard. No? Kahit na yung katotohanan, kailangan mo palang maging maingat sa pakikinig. Diba? Maging maingat saan? Sa pakikinig, oo. Magiging maingat sa pakikinig, no? So we must listen very carefully to the truth, no? Magiging maingat ka. Kasi hindi lahat ng sinasabi dapat pakinggan. Amen. Hindi lahat ng kinikwento dapat paniwalaan. Hello. Di ba? Ganun kasi napaka-importante 'yon, no? Amen. Huwag na natin patagalin doon. Okay, when there are barriers, ano raw? Call on the name of the Lord and ask for His mercy. Pag maraming barriers sa buhay natin, kailangan alamin natin sino yung tatawagan natin. Diba? Halimbawa, maraming, sa totoo lang naman eh, sa buhay, marami tayong mga pagsubok na daratnan eh. Maraming mga hadlang tayong makikita, di ba? Marami tayong mga pader na makikita. Maraming mga bundok na parabang hadlang. Pero sa totoo lang, may mga bundok hindi mo kailangang tawirin, no? May mga bundok na hindi kailangang akyatin. Hindi lahat ng bundok inaakyat, mga kapatid. Dahil may mga bundok kailangan mong butasin. May mga barriers na hindi mo kailangang talunin, may mga barriers na kailangan mong butasin. 'Di ba? Ganyan ang ginagawa rito sa Taiwan eh. Binubutas ang bundok, pati yung ilalim ng lupa binubutas. Dahil hindi lahat kailangan mong pagbuhusan ng panahon para tawirin, para akyatin. Merong pagkakataon na kailangan mong diretsuhin. Amen. At ganun din minsan, di ba? Minsan, ang barriers natin ay tao na hindi natin makausap. Parang tingin natin, pag nakikita, ito na yung bundok. Bundok ng pagsubok. Baka kailangan mo lamang siyang kausapin, kapatid. Di ba? Nang derechuhan, di ba?
Hindi ko naman, pasensya na, baka mayroong ibang mukhang bundok dito na naglalakad, ha? Baka sabi, hindi ho kayo yun, ha? Baka sabihin niyo eh, pastor, kayo, ha? Mukha, nakita nyo lang kami, nakaupo rito, parang bundok na. Malusog lang, di ba? So call on the name of the Lord and ask for His mercy. Ano man po yun, makikita ho natin throughout the Bible, no? Maraming tao ang Panginoon na kung saan akala na nila yun na yung pinakahuli na kanilang ano ng kanilang thread, 'di ba? Pero pag tumawag sila sa Panginoon, doon nangyayari ang himala. Alam niyo ba lahat ng problema ay potential na himala? Every problem ay potential na maging miracle. Hello. Ano mang problema ho, yan ay potential na miracle. Walang himala sa Biblia na hindi nagsimula sa problema. Yung miracle of provision ng Panginoon para sa 5,000, nagsimula yun sa ano? Saan tayo kukuha ng pagkain para sa 5,000 lalaki? Problema, di ba? Natapos sa himala. Yung miracle ng paghati ng dagat. Panginoon, nariyan na sila. Akala ko ba ililigtas mo kami sa mga Ehipto? Nariyan na sila, lumulusob. At ganun din si Moses, di ba? Nanalangin siya, Panginoon, bakit ganito? Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Ano ang hawak mo? Tungkod. Pwede gamitin mo. At nung ginamit yung tungkod, nahati yung dagat. Lahat ng himala sa Biblia nagsimula sa problema. Nagsimula sa bundok ng problema, pero naging bundok ng patotoo. Ano man kapatid ang ating mga tinitingnang bundok ng problema, ano mang bundok ng suliranin, iyan ay potensyal na maging patotoo at himala na mula sa Diyos. Amen. At dapat doon natin siya nakikita, eh, no? Ano sabi ron? They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Have mercy on me. Nag-ingay siya. Nung nag-iingay siya, anong ginawa ng mga alagad? Tumahimik ka riyan. Nakikita ninyo? Nakikita ninyo, di ba? Minsan pala, gano'n, no? Nagmamakaawa ka na, patatahimikin ka pa. Pero sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 6, ano sabi? The one who trusts in Him will never be put to shame. Pag tayo po'y nagtitiwala sa Diyos, hindi ho tayo mapapahiya. Maraming pagkakataon, maaaring mapagtawanan ka. Maaaring sa panahon na ikaw ay dumaranas ng mga pagsubok, ikaw ay napagtatawanan, napapahiya, maaaring ganon. Pero lagi mong ilagay sa isip, kapatid, hindi natatapos sa problema ang buhay ng isang mananampalataya. In Christ, we are more than conquerors. No? In Christ, we are more than conquerors. Maaring dumating tayo sa panahon na hinahagupit tayo, dinuduruan tayo, ipapako tayo sa krus, wala tayong magawa, ililibing tayo, pero hindi huro natatapos. Darating yung resurrection. Yun po yung istorya ng Christianity. Hindi matatapos sa cross, hindi matatapos sa libingan, darating ang araw, magre-resurrect tayo. At ganun po tayo sa lahat ng ating mga suliranin. Hindi matatapos doon, darating ang panahon, magkakaroon ng araw ng pagkabuhay. Maaring sa'yo, maaring ang iba, nagdumating na yung araw ng pagkabuhay mo. Maaring sa ngayon, ikaw ay dumaranas pa lamang na hinahagupit ka. Maaring ang iba ay nakapako na. Maaring iba ay nakalibing na. Pero, darating ang panahon na magre-resurrect tayo. Amen. At ganun ho natin tinitingnan ang ating buhay pananampalataya bilang Kristiyano na hindi ho tayo matatapos sa libingan ng problema
libingan ng suliranin, libingan ng karamdaman. Amen, Baron. Yun po yung nawa yung ating makita, no? At lagi ho tayo na tumawag sa Panginoon. Ngayon, pag tayo po ay tinatawanan na, no? Anong gagawin ho natin? Pag marami, pag napakalaki talaga noong pader sa ating harapan, anong gagawin ho natin? Titigil ho ba tayo? Ano sabi ho? Verse 39, those who led the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more. No? Hindi ho siya nagpapigil sa mga tao na nagki-criticize sa kanya. Hindi ho siya nagpapigil sa mga taong pumipigil sa kanya. Mga kapatid, huwag kang magpapigil sa kaaway. Dahil yung kaaway, gusto kang patirin? Gusto kang panghinain? Gusto kang talunin? Pero sinasabi ho ng salita ng Diyos, ang lugar ng kaaway ay sa ilalim ng ating paa. Amen. Bakit ho? Kasi itinas ka na nga ng Panginoon eh. You are seated in heavenly places eh. At yung lugar ng kaaway nasa paa mo. Huwag ho tayong magpailalim sa kapangyarihan ng kadiliman dahil yun ang dati nating kalalagayan nung wala tayo sa Panginoon. Pero ngayon na nasa Panginoon ka na, binigyan ka niya ng authority, binigyan ka niya ng laya na lumapit sa kanya. Di ba? Anong ginawa ho nung bulag? Anong ginawa ho ni Bartimeo? Sabi ron, he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapigil. Ha? Ha? Huwag kang magpapigil. Amen? Pagka patungkol sa Panginoon, huwag kang magpapigil. Maraming pipigil sa iyo. Maraming magsasabi sa iyo, huminto ka na. Minsan yung sarili mo pa. Maraming tanong, bakit ko ba ginagawa ito? Di ba? Bakit ko ba ginagawa ito? Maaring dumating ka sa sarili mo, tinatanong mo sa sarili, bakit ko ba ginagawa ito? Dumating na ba sa punto ninyo na kinakausap nyo na yung sarili ninyo? Wala pa naman, no? Oo. Wala pa yun dito, doon pa yun, doon sa kanila yun. Oo. Sa Middle East yun, sa Middle East. No, yung kinakausap mo yung sarili mo, Bakit ba nangyayari ito? Oh? Ayun, oh, ayun, meron doon, no? Hindi talaga dumarating 'yun eh. Oo. Pero anong gagawin mo? Magpapapigil ka ba? Kasi sa totoo lang ang pinakamalaking kaaway mo ay hindi yung si Satanas, hindi yung mga tao kundi yung sarili mo. 'Di ba? Kaya nga yung battle na sa mind eh. 'Di ba? Yung kaisipan mo. Kaya nga sarabi ng salita ng Diyos, renew your mind. Paano mo i-renew yung word of God? I-renew mo, no? Titingnan mo kung sino ka talaga sa salita ng Diyos, hindi ka basura sa harapan ng Panginoon, ikaw ay napaka-importante dahil tinubos ka nga niya. Walang bagay na basura ang sinasangla. Ang sinasangla lamang ay ano? Mahalaga, tunay, ginto. At yung sinangla, yun lamang tinutubos. Kaya ikaw na tinubos ng Panginoon, mahalaga ka. Amen, Baron. No? Mahalaga tayo sa Panginoon. At dapat makita natin yun. No? Kaya huwag ho tayong magpapigil sa ating sitwasyon ngayon. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Maaring sa panahon, eh, darating sa'yo, pagtatawanan kayo. Diba? Pagtatawanan kayo. Sa paano pag anim ang anak mo, asawa mo lasenggo, tapos ikaw, tapos yung asawa mo ay maraming trabaho, no? Maraming kontrata na building, kontratista. Tapos mapagbigay pag Sabado. Pag Lunes ay walang pambaon ng mga anak. Anim ang anak mo. Kailangan mong maglabada. Magpapatuloy ka pa ba?
Pagtatawanan ka, di ba? Ano ba yan? Bakit ganyan? Alam niyo ho, yun ho yung patotoo ng nanay ko. Anim kami. Maraming kontrata ang aming tatay. Pero kailangan siya maglabada. Kailangan siyang magkasambahay para itaguyod kami. Hindi ho siya nagpapigil sa sinasabi ng mga kapitbahay. Hindi rin niya give up yung kanilang pagsasama. Sabi, iwanan mo na yan. Pero nung huling mga panahon ng aming tatay, binago ho siya rin ng Panginoon. Ang dami niyang yung mga may lupa na ibebenta, mga ganun, di ba? Pero ang nanay, talagang pinaglaban niya kami. Hindi ho siya nakapagtapos. Hindi nga siya marunong bumasa at sumulat. First, you never give up. Amen. Huwag ko kayo mag-give up. No? Huwag niyong i-give up yung inyong mga mahal sa buhay. Amen. No? Stay on the course. Continue praying. No? Continue praying. Never give up. Yun yung sinasabi doon eh. Kaya doon sa Luke 18, kung may kita ho ninyo, ang unang sinabi ng Panginoon, tinuro niya yung bagay na yon. Don't give up. Continue praying. Yun ang unang niya tinuro sa Luke 18, di ba? Kasi darating yung panahon, darating doon sa Luke 18, magtatagpo sila ni Bartimeos. Kaya magkakadugtong yun eh. Kaya yung buong yung Biblia, dapat tinitingnan natin siya sa konteksto niya eh, no? Hindi ho siya hiwa-hiwalay. Yung pagtuturo niya buo. Magkakadugtong, no? So Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. Tumigil si Jesus. Alam niyo ho, ano ang magpapapigil sa Diyos? Ang magpapapigil sa Diyos ay pananampalataya at pananalangin. Pananampalataya at pananalangin. Lagi ho natin makikita sa Biblia, ang Panginoon naa-amaze sa pananampalataya. Oh, ang laki ng pananampalataya mo. Alam niyo ho, kasi ang Panginoon, gustong-gusto niyang tugunan lahat ng ating pangangailangan. Gustong-gusto niyang tugunan yung ating mga pananalangin. Kaya kung tayo human ngayon ay nagdaranas ng maraming pagsubok, magpatuloy ka lamang kapatid. Don't ever stop, don't ever give up, continue the course. Patuloy kang manampalataya, patuloy kang manalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And in Christ, there are no more barriers. Nung ang Panginoon ay namatay doon sa cross, nung ibinigay niya yung kanyang huling hininga, the veil, yung veil, doon sa Holy of Holies, nahati, di ba? Nahati, pag ganun. Ibig sabihin nyo, tayo hong mga tao, ordinaryong tao, we could come na directly to Jesus Christ. Makakalapit ka na sa Panginoon direkta. Bakit ho? Kasi nga wala nang barriers. Amen. Si Jesus Christ na yung ating priest. Siya na yung high priest natin. Siya na yung advocate natin doon sa langit. No? Makakalapit na tayong direkta doon sa Panginoon. Hindi mo na kailangan ng nanay. Hindi mo na kailangan yung kaibigan. Hindi mo na kailangan kung sino-sino. Direkta ka na kay Jesus. Amen. Amen, Baron. No? Hindi, pastor eh. Kailangan kasi di ba yung anak nakikinig sa nanay, punta mo na ako sa nanay. Tapos bago sa... Hindi ho, kay Jesus, pwede ka nang dumiretso. Diretso ka na sa Panginoon. Tinanggal na ni Jesus ang barriers. Amen. Sabi ni Jesus Christ, what do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Kung ikaw ay tinatanong ng Panginoong Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo ngayon? Di ba? Biro ninyo, ganito kalaki yung grace ng Panginoon. Nagtatanong siya, what do you want me to do for you? Parang blank check yan, di ba? How, di ba? Parang blanko yun na check eh, bibigay sa'yo. O magkano ang gusto mo? Parang ganun yun eh. Di ba? What do you want me to do for you?
Ano sabi ni Bartimaeus? Lord, I want to see. Lord, I want to see. Diretso. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi sinaulong panalangin. Panalangin na mula sa puso. Diretso sa Panginoon. Lord, I want to see. Amen. Panginoon, gusto kong makita. Alam niyo yan ng mga tunay na panalangin eh. Paano ba yung panalangin? Yung panalangin ay parang nahuhulog ka sa pader. Pag nahuhulog ka sa pader, ang sasabihin, Diyos ko po, iligtas mo ako. Ganun lang yun eh. Diba? Wala ka ng sinaulo eh. Oh, 1, 2, 3, dapat ganun muna. Hindi ka na mag-iisip doon. Talagang yung panalangin mo na lamang ay diretso. Lord, I want to see. Jesus said to him, receive your sight, your faith has healed you. Tingnan niyo no, yung panalangin may pananampalataya, malaki ang nagagawa. Ang panalangin may pananampalataya, malaki ang nagagawa. So kung tayo po'y lumalapit sa Panginoon, manampalataya tayo na kaya niya at gusto niya. Diba? Believe that He can and it is will to meet our needs. Kaya niya, gusto niya. Hindi ho siya parang kailangan mo pang alam niyo ho, yung hindi ho siya parang Diyos-Diyosan na kailangan mag-perform ka pa, di ba? Magsusot ka ng tamang damit, di ba? Ipi-please mo siya. Ganun yung, di ba ganun yung konotasyon natin sa Diyos dati, talagang ang hirap mong lapitan. Pero si Jesus Christ, pinakita niya, pwede niyo akong lapitan. Kaya nga sinasabi niya, come unto me, all of you who are tired and heavily laden, I will give you rest. Come unto me. Talagang bukas na bukas ang Panginoon. No? Mas madali pang lumapit sa Panginoon kaysa pumasok dito sa TAS. Di ba? Napakadaling lumapit sa Panginoon. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ito ang Panginoong ating tinatawagan. Huwag ho natin pahirapan ng mga tao. Sabihin natin, hindi, kailangan mo kapatid para ka makalapit sa Panginoon. Isa ulong muna to, 10 na ito. Tapos 7 ganito. Tapos pagkaano mag-o-offer ka nung ano para masayahan siya. Kasi walang tubig doon sa langit kaya bigyan mo siya ng tubig. Walang pagkain doon kaya magbigay ka ng pagkain sa kanya. No, para bang siya ay hindi manlilikha? Eh sabi niya eh, ako ang may-ari ng lahat. Hindi ko kailangan ng mga baka, hindi ko, 'di ba? Ganun ho kalaki ang Diyos natin. Nawa ho mapuno ho tayo ng pananalig at pananampalataya, makita natin ang kalakihan ng Diyos. Amen. Amen. Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. Ang pananalangin, may pananampalataya, malaki ang magagawa. Mga kapatid, ano ho ba ang ating kinakaharap ngayon? Ang Panginoon ay nagsasabi, lumapit ka. Ang Panginoon ay nagsasabi, ano bang gusto mong gawin ko para sa iyo? Kung ang Panginoon ay nasa kalagitnaan natin at tinatanong ka, ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano iyon? Pwede po ba tayong tumayo at tayo po'y manalangin? Let us always remember, what is impossible with man is possible with God. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang nakaraan natin na makapipigil sa Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. Napakalaki ng pagmamahal sa atin ng Diyos. At anumang barriers sa buhay natin ay pwede nating mabutas dahil ang Panginoon ay mabuti at walang bagay na imposible sa Kanya.
Sa hapon na ito, habang ang lahat ay nakayuko, nakapikit, lumapit tayo sa Diyos. Iusal natin yung panalangin natin na nais natin na tugunin ng Diyos. Hallelujah, Lord, we praise you. Tayo hong lahat ay lumapit sa Panginoon. Makakalapit tayo dahil sinabi ng Panginoon na ang lahat ng napapagod, napapagal ay lumapit sa Kanya. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, patuloy ka namin pupurihin at patuloy ka namin pasasalamatan, O Diyos. Napakalaki ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Napakalaki, Panginoon, ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Panginoon, katulad ni Bartimeos, Panginoon, kami po ay humihingi ng awa, ng habag, O Diyos. Humingi kami ng awa at habag para sa aming buhay. Humihingi kami ng awa at habag para sa mga kapatid naming nanghihina, sa mga mahal namin sa buhay na nasa karamdaman. Panginoon, sa mga problema, Panginoon, na hinaharap namin, na tanging himala mo lamang ang makakapagbigay ng solusyon. Panginoon, kayo po ang magbigay ng solusyon, O Diyos, sa mga suliranin ng mga kapatiran. Ito man, Panginoon, ay sa pananalapi. Ito man, Panginoon, ay sa mahal sa buhay. Hallelujah. Kayo po ang Diyos na gumalaw at kumilos. Kung kayo po na nagnanais maipanalangin, pwede po kayong lumapit sa harap habang ang praise and worship ay tumutugtog. Kung kayo po may mga panalangin na gusto nyo idulog sa Panginoon, lapit po kayo. Sabay-sabay po nating idulog sa Panginoon. Manampalataya tayo na wala hong imposible sa Diyos. Hallelujah, Lord. Lapit po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong mahiya sapagkat ang Panginoon ay napakalaki ng pag-ibig, napakalaki ng pagmamahal sa atin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord.